Ida. June, isang security guard ang patay matapos barilin sa ulo ng isa sa anim na suspect na tumangay ng minamaneho niyang armored vehicle dito sa Balagtas, Bulacan. Nangyari, June, itong insidente kahapon kung saan na nakapark daw itong armored vehicle sa tapat ng isang mall para kumolekta ng pera mula sa isang bangko. Batay sa paunang investigasyon, na iwan ang driver o ang security guard sa loob ng armored vehicle nang bigla itong pinasok ng tatlong lalaki at tinangay ang sasakyan papunta sa isang madilim at bakanteng lote. Dito na binaril sa ulo ng mga suspect ang biktima na kinilalang si Jorlito Alarba at dali-daling itinakbo ang pera na laman ng vault na aabot daw sa 6 milyong piso. Iniimbestigan sa ngayon ng Balagtas PNP ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene. Pero sa ngayon, June, isa sa mga tinitignang angulo ay nagkaroon daw ng inside job dito sa krimeng ito. Tila planado raw ang krimen at walang nakitang puwersa doon sa pagbubukas ng vault sa loob ng armored vehicle. Samantala, June, nagluluksa rin ang mga kaanak nitong biktimang narito ngayon sa funeraria. Pero sila rin mismo ay kumbinsido na isa sa mga kapwa empleyado ng kanilang kaanak na biktima ang sangkot sa insidenteng ito. At yan muna ang pinakalatest mula rito sa Balagtas, Bulacan, June. Rida, paano nakapasok yung mga salarin doon sa armored vehicle na nakaparada? Ang pagkakaalam ko sa ganyan, pwedeng SOP na rin maituturing na kapag ipapark yung ganyan, dapat nakalak, lalo pat may laman at may sakay yung armored vehicle na yon. Tama ka dyan, June. Ang protocol ng mga armored vehicle sa mga ganyan, di ba ta, limitado lang yung access. For example, itong security guard na siyang driver ng armored vehicle, ang hawak lang niyang susi ay dun lang sa unahan. So wala siyang magiging access doon sa likuran. Ngayon, paano raw nakapasok? Dyan napapasok ngayon yung angulong inside job na sinasabi ng pamilya at maging ng pulisya. Dahil ang kanilang teorya ay merong isang ka-empleyado itong driver na biktima na kilala. Of course, automatikong kilala nitong driver na biktima na nung kumatok ay nagkaroon tuloy ng dahilan para pagbuksan ng pintuan. Kaya't nagkaroon ng access itong mga suspect doon sa loob ng armored vehicle. At bukod pa dyan ay talagang yun nga sinasabi nila na wala raw tila, walang puwersa o force doon sa pagbubukas ng vault. Ibig sabihin ay maaring nalaman, alam na beforehand yung kombinasyon doon sa vault na iyon. So ilan lang yan doon sa mga angurong sisiya sa atin sa investigasyon ng Balagtas Police. June. Mida, at kung may laman ang armored vehicle na ganun kalaking halaga, bakit driver lang anan doon na dapat isisecure yung laman ng armored vehicle na iyon? Yes, June, sa kwento ng may-ari ng nitong agency na nangangalaga o nagpa-facilitate doon sa security ng armored vehicle, mga bandang 5:30 ng hapon na kasi yan nangyari kahapon. So ang sabi nila, marami na raw silang mga establishmento na napuntahan at nakolektahan ng pera. Itong isang bangkong kanilang huling stopover daw, ang huling-huling pupuntahan nila para kumolekta ng pera. Yan naman daw, yung tungkol sa mga lapses sa security, ay sinasabi naman na hindi naman daw nagkulang dahil kasama raw talaga yan sa SOP nila na nandoon naman kasi sila sa likod na parking slot ng mall. So marami ring mga ibang mga empleyado at marami ring mga security details dun sa loob na yon. At yan naman daw yung regular na ginagawa din. Yun nga lang ay iniiba-iba nila ng oras para walang maging pattern. So nakapagtataka raw na kung bakit yung oras na yon, kung kailan umalis yung escort at yung teller na nasa loob ng armored vehicle, ay tsaka naman doon nagpunta itong tatlong suspect na pumasok doon sa armored vehicle at meron pa silang karagdagan tatlong suspect na kasama na sasakyan naman ng kanilang getaway vehicle, June. And I suppose yung mga ibang personnel ay under investigation na ngayon, Rida. Yes, tama yan. Kasi alam mo, bukod dun sa mga nasa loob ng armored vehicle na lumabas daw at napunta doon sa loob ng mall nung panahong nangyari ang insidente, ang sabi ng pamilya ng biktima, meron daw isang kapwa security guard, itong kanilang kaanak, na absent daw kahapon nung araw na ginagawa ang pagkolekta at nung araw na nangyari itong insidente. Ang kanilang hinala ay yung tao na yan, yan daw ay sangkot dito sa insidente, June. Maraming salamat, Rida Reyes.